What's up guys? Kumusta po kayong lahat? Ako pala si Brad. Welcome back po dito sa ating Monting YouTube channel, Buhay Driver sa Saudi Arabia, Corsonada. So for this video guys, no, tuturo ko sa inyo yung basic driving dito sa Saudi Arabia, no, bilang family driver. So sana may makuha kayong konting kalaman. So sa pagmamaneho po bilang family driver dito sa Saudi Arabia, no, so kailangan po natin na laging maingat at dahan-dahan lang, takbong pogi lang. So pagsakay yung amo natin, syempre gagamit tayo ng dalawang kamay dito sa manobela, no. So huwag tayong gagamit ng isang kamay kasi ayaw nila noon, no. Hindi man sila kumikibo pero ayaw nila ng ganun. So dalawang kamay palagi yan. And ang sasakyan po natin is automatic kadalasan dito sa Saudi Arabia, no? Tulad nito, automatic transmission. Itong ibabahagi ko po sa inyo, kukuha tayo ng kunting clip sa daan at ibabahagi ko po sa inyo yung tamang diskarte ng pagmamaneho, ano, dito sa Saudi Arabia sa mga kalsada dito, ano, kasi medyo may kunting differences yan, lalong-lalo na sa mga wala pang experience dito. Sanay sila dyan sa atin, sa Pilipinas. So may mga kunting pagkakaiba, ano. So kunti lang naman. So ibabahagi ko lang po sa inyo. Okay? Let's go. So okay, takbo na tayo. And guys, ano, laging tandaan, katulad nito, wala pa tayo sa highway, ano. Maraming humps dito guys. So kailangan dahan-dahan ng takbo. Tulad nyan, takbong pugi lang. Kasi ayaw ng mga amo natin na malulubak sila, ano, kahit sinong amo naman. Ayan, takbong pugi lang tayo. Sa pagpreno, kailangan smooth. Malayo pa lang yung lubak, nakapitik ka na sa preno. Pero wag bigla, wag pong bigla. Kasi lalo pag nagkakape sila dyan sa likod, ay nako, mababasa sila. Tulad nyan, may humps. So ganyan lang ang takbo natin, no? Okay, yan ang pinakauna. Kasi yan ang pinakaunang natahak na tinadaan, eh. Dito tayo sa mga humps. Tapos papasok na tayo sa service road ng highway, okay? So ito, papasok na po tayo. Kailangan mag-flasher tayo. Kailangan pagka tayo lumiko, huwag kalimutang mag-signal light. Okay, papasok na tayo. Ayan. Ito ay service road ng Northern Ring Road, mga kabrads, ano. So kailangan dito lang tayo sa pang third lane or second lane. Yan ang pinaka safety, ano. Kukuha lang tayo sa first lane pagka tayo mag-overtake. At nabanggit ko na nga yung first lane, second lane, and third lane. Yan ang pinaka importante guys, ano, sa pagmamaneho dito sa Saudi Arabia. Pagdating sa highway or kahit man hindi sa highway, basta second lane lang tayo. Huwag tayo sa mga first lane kasi fast lane yan. Tsaka prone yan sa, or accident prone yan na linya. Matutulin dyan. At ang kadalasang dumadaan dyan, hindi sumusunod sa speed limit. So okay, papasok tayo ng Abubakar Road. So pakita ko naman sa inyo yung pag-U-turn natin, ano? Diskarte sa pag-U-turn kasi marami din violation dito sa mga U-turn and sa mga exit and entry or papasok at palabas ng mga highway. Okay? So yan guys, katulad na nasa second lane tayo, ano? Tapos mag-U-turn tayo. Yung U-turn nasa ilalim ng tulay or sa flyover. So kailangan pupunta tayo sa first lane. So flasher tayo and kukuha tayo sa first lane. Huwag tayo mag-U-turn dito sa pangalawa kasi kung matsimpuhan ang may camera dyan, bali madodouble tayo. Magkaka-violation po tayo dyan. Tulad yan, andyan yung U-turn. Ayan, kung makita nyo. So nandito na tayo sa linya, sa pwesto, ayan. Siguro nasa 40% dito sa Saudi Arabia yung mga U-turn is nasa ilalim ng flyover at nasa gitna, katulad ng Ulia Road. Okay, yung iba naman nasa kanan, ano, or sa gilid o sa third lane yung pag-U-turn. Kailangan kumuha tayo sa gilid para tayo maka-U-turn. So kung saan yung point of direction ng U-turn, ay kailangan po pumisto kaagad tayo, ano. Okay? And katulad naman ito, naka-U-turn na tayo, papasok naman tayo. So kailangan huwag tayo mag-double, katulad yan, naka-double sa akin, ano.
So ito yung papasok. Papasok tayo sa main road, Abubakar Road. Ayan, naka-double siya, oh. Kung may camera dito, magkaka-violation siya. So papasok tayo, nasa pwesto ulit tayo, ano? So lagi nyo pong tandaan yan. Huwag po tayong dumobol kahit pumila tayo dyan or medyo crowded, eh. Huwag tayong dumobol, ano? Sa pagpasok at paglabas sa mga highway, lalong-lalo na sa Kurais Road at sa King Fahad Road. Nako, ang daming kamera dyan. Siguradong swak kayo dyan pag nag-double kayo sa mga exit and entry portion dyan ng mga kalsada, okay? So ayan, nakita nyo, gumit na kaagad ako galing sa third lane. Ito yung pinaka-safe lane dito sa Saudi Arabia. Tandaan yan. Tandaan nyo po yan, kahit dyan man sa Pilipinas, ito yung pinaka-safe lane, ano? So katulad din, huwag po tayong dumaan dito sa first lane. Dadaan lang tayo sa first lane kung tayo mag-overtake. Oh, nabanggit ko rin ang overtake. Huwag na huwag po tayong mag-overtake dito sa kanan. Kasi po, marami din pong mga camera na nakamonitor dyan. Pag natsimpuhan tayo, nag-overtake tayo dyan sa kanan, eh siguradong magkaka-violation din tayo, no? So ayan, takbong pogi lang tayo, naka-80 lang. Kasi 90 lang ang speed limit ng kalsadang ito. So safe na safe tayo sa speed violation. Tapos katulad ng track use na sundan natin, kung babagal pa siyang lalo, kung gusto niyo mag-overtake, kumuha tayo dito sa first lane, tapos balik na naman tayo sa second lane. Huwag po tayong mag-apura. Puwera lang kung sasabihin ng amo natin na bibilisan pa ng konti. So instruction na 'yon. So kung tayo eh magkaroon ng violation, eh pananagutan nila 'yon, hindi pwedeng kaltas nila sa sahod natin, okay? So katulad nga niyan, bumagal ng lalo yung truck, so kailangan nating overtaken, ano? Kasi nasa 60 na lang yung takbo natin. So mag-signal light ulit tayo. Kuha tayo dito sa first lane. Ayan. Nasa first lane na tayo. Tapos mas mabagal pa yung sinusundan niya. Lagpasan lang po natin 'yan. Ayan, naka 90 na tayo, ano? 90 na yung takbo natin. So balik tayo sa second lane. Balik naman tayo sa second lane. Okay, ganyan lang guys, ano, yung tamang takbo dito sa Saudi Arabia. Tandaan palagi, nandito tayo para kumita. Hindi po tayo nandito para makipagkaryera. Iwasan po ang mga tukso sa daan, hindi tukso sa katulad nung Manila na mga kababaihan, ha, wala po dito noon. Kundi tukso ng mga karyera. Ang dami po dito niyan, yung mga medyo bata-bata pa na mga taga rito. Hindi po mawawala yan na minsan tutuksoin ka, gigit-gitin ka, or haharangan ka dyan sa gitna mo, tapos mag-sign ng bad sign sa'yo. Huwag nyo pong pansinin. Hayaan nyo lang sila. Kaliwali. Ika nga sa salita nila. Hayaan mo sila. So katulad nyo, i-exit na tayo guys, ano? Lalabas na tayo dito sa highway na ito. So kuha tayo dito sa third lane. Huwag po tayong dumobol. Hayaan natin masundan natin yung truck na ito. Basta importante na sa pwesto tayo. Okay? Di baling mabagal tayo dito, basta importante na sa pwesto po tayo. Tandaan po natin palagi yan. Okay? So ayan, i-exit na po tayo. Ayan, nasa service road na po tayo ngayon. And kukuha ulit tayo dito sa second lane or either third lane. Ayan, okay, ano? Para safety tayo palagi. So ayan guys, nandito na tayo sa service road ulit, ano, ng Abubakar Road. So ang mangyayari nito, ang ruta natin is kakanan tayo, ano? Pagdating doon sa stoplight, may stoplight dyan sa unahan, guys, ano? Hindi ko lang alam kung makakuha ko ng clip kasi may camera dyan. Baka makameraan tayo kasi marami ding nag-detect ng mobile or cellphone dito na humahawak ng cellphone, ano? Malaking kabayaran po yun, 500 reals. So turo ko lang sa inyo ang diskarte sa pagliko dito sa mga stoplight, ano? Ang mga stoplight dito kadalasan, guys, ano, meron niyang mga nakabukod na linya para sa kakanan. So huwag po tayong bumuntot dyan sa mga tatawid.
ng stoplight. So dito tayo lagi sa gilid para hindi tayo mabakote eh, nga. Kung baga sa bilyar. Ayan, ayan oh, may kanan. So, huminto mo siya dyan, di tayo masaraduhan. Okay? Kakanan na po tayo. Ayan, nandito na tayo guys, ano? Hindi ko lang tinutok yung camera doon kasi may camera din na kalaban nating camera, ano? So, ayan. Diskarte sa pagmamaneho dito sa Saudi Arabia. Up, kuha tayo ulit dito sa center or second lane. Ayan, ganyan lang. Andito tayo sa Anas bin Malik Road. Pauwi na tayo ng bahay. So, ayan guys, naibahagi ko lang ng konti sa inyo, ano? Yung diskarte. Para sa akin, ito yung tama, ano? Tamang diskarte sa pagmamaneho dito. Okay, sana may nakuha po kayong konting kalaman. At pahabol lamang doon sa stoplight po pala, huwag po tayo magbeating the red light. Pakalaki po ng bayad, 1,500 to 3,000 reals. Okay, tanda niyo pong palagi, hanap buhay tayo dito. Okay. So yan guys, nandito na tayo sa bahay, ano? Nakarating na tayo dito. Andito na tayo sa kwarto. So, we get home safe and sound. Ganun lang po gagawin natin. Kailangan malumanay lang po takbo natin. And huwag po tayo magmadali. Pag nag-drive tayo, focus. Iwasan mo na mag-isip ng mga problema. Iwasan mo na si homesick. Okay, sana po yung may nakuha po kayong konting kaalaman sa vlog natin na ito. At asahan niyo po na palagi pa po akong mag-update sa inyo, no? Patungkol sa buhay driver dito sa Saudi Arabia. Isang OFW, kung ano man yung ma-encounter natin dito sa Saudi habang tayo ay nandito, nagtatrabaho. So, isikapin ko po na maibahagi po sa inyo para po kahit pa paano eh, baka sakaling makatulong po sa inyo. Lalong-lalo na doon sa mga wala pang karanasan dito sa Saudi na nagbabalak na pumunta dito para magtrabaho. So, okay, maraming salamat sa panonood. God bless us all and kita-kits muli sa susunod nating vlog. Adjourn!